So what's up mga master, magandang araw at welcome back again sa ating YouTube channel. So for today's video mga master, kung nakikita nyo is alam na agad natin ang problema ng ating BOS 4D. So yan mga master, yung ating flasher ay hindi nagbiblink. So ayan mga master, kung nakikita nyo, no? Yan. So for today's video mga master, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-ayos ng ating flasher. So ito mga master, sinilip ko na siya kanina. Alam ko na agad yung problema niya. So ginawa ko lang siyang tutorial para sa mga hindi nakakaalam at sa mga beginner na walang idea kapag nasira ang kanilang flasher. So ito mga master, basic lang to at common to nasisira sa ating motor. So katagalan, no, napupundi rin siya. So sa mga may-ari dyan ng mga motor, kahit anong unit, common tong nasisira, pupunta pa sa shop para magpagawa. So dito sa ituturo ko, hindi mo na kailangan pumunta sa shop dahil ikaw rin mismo kaya mo nang ayusin. So yun mga master, no, madali lang naman ito. Yun, tara umpisa na natin. So ayun mga master, para malaman natin kung anong problema sa ating flasher, bakit maka-steady lang siya. Ang unang-una natin gagawin is tatanggalin natin itong cowling or leg shield sa ating Mio Sporty. So paano natin siya matatanggal? So ganito lang mga master, tinanggal ko na siya kanina gamit ang screw. So i-demo ko lang at ipapakita ko lang kung paano ang tamang pagtatanggal. So kung nakikita nyo mga master, may dalawang tornilyo dito. Tinanggal ko na siya. Screw lang ang gagamitin nyo mga master. O yung positive na tinatawag. Kasi yung flat, negative na tinatawag yun. So yun, ang pag-ikot mga master is counterclockwise. So laging counterclockwise. Yan kung paano ko iniikot yung screw mga master. So, ang tatandaan nyo lang mga master, dalawa dito. And then, dalawa din dito. May screw ball dito mga master. Nag-iisa. So siya lang yung nag-iisa dito at sa kabila. Dito rin sa kabila. So bali dito sa harap mga master, ang tatanggalin yung bolts is apat. And then ikot tayo sa likod. So ayan mga master, no? Kung nakikita nyo, meron dito si ibabaw ng susian at sa kabila. And then sa loob ng bulsa, madilim. Ayun, sa din sa kabila. At saka dito. At dito. So bali ang tatanggalin nyo dyan mga master is 6. So bali 10 lahat ang kakalas nyo, no? So dahil tinanggal ko na sa mga master kanina, babaklasin na lang natin. And then hihilain nyo lang to. So yun, baklas na. So ayan mga master. And then disconnect lang natin ito. So sa kadalasan nasisira sa ating flasher mga master is tatlo lang yan, eh.
windy wire, wire na nabakbak, tumatama sa ground, or punding bumbilya, or itong ating flasher relay or blinker na tinatawag. So sa bumbilya mga master is malalaman mo naman agad eh, kasi apat yan eh. So kung yung tatlo umiilaw at yung isa hindi, alam mo na, basic lang yon. So titignan natin to. Dahil pinakita ko na, tatry natin palitan. Nga pala pinakita ko na kanina no, sa unang part ng ating video, hindi talaga siya nagbiblink. So try natin palitan ito. So ito mga master, mura lang ito, mga almost 100 pesos lang or more than 100 pesos lang no. So yun lang naman ang papalitan nyo. So ayan. And then try natin. So napaka basic lang ito mga master no. Hindi nyo na kailangan pumunta sa shop para ipagawa. Kayo mismo kaya nyo na. Bili lang kayo ng blinker or flasher relay. Yan, basic lang yan. So ayun. So ayun mga master, kung nakikita nyo, alam na agad natin yung problema sa kabila. So ayun. So ayun mga master, pagto-troubleshoot sa ating flasher is madali lang. Tatlong bagay lang yan. Wire, wire na nabakbak, tumatama sa ground, or wire na putol, and then yung mga bulbs. Then kung wala sa bulbs, takbo kayo dito. So basic lang yung mga master, hindi nyo na kailangan pumunta sa mga shop at ipagawa. So ayun. So ayun mga master no, sana sa ilang minutong video na tutorial na yun, may natutunan kayo. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please subscribe, click the notification bell, and share. So ayun, thank you.